back to my YouTube channel. So in this video, magkakaroon tayo ng onting lecture. Nakita niyo naman ang ating thumbnail. I-share ko sa inyo kung ano nga ba yung ibig sabihin ng SPF and yung mga kailangan niyong malaman. Based on my research. So nag-research ako and then sinummarize ko siya yung mga importante na lang. In summary na, madaming mag out of town. So nandiyan yung pagbili-bili natin ng mga sunscreen, ng mga lotion, without even knowing. Parang pag nakita nyo lang, oh, SPF 50, SPF 100, go, sige, bibilin ko to. SPF stands for Sun Protection Factor. There are sunscreen products na talagang risk for skin cancer. SPF will just give you a protection for any UV radiation na tatama sa skin nyo. Though all radiation naman, kasi may mga iba't ibang klase ng radiation, guys. Kung mapapansin nyo sa mga binibili nyong sunscreen products, especially yung mga lotion, yung mga pinapahit sa mukha, sa katawan, may makikita kayong UVA / UVB or UVA, UVB. Parang ano ba to? Anong ibig sabihin nito? Pero aminin nyo, pag nakakakita kayo ng SPF 50, SPF 30, 100, yun lang talaga yung focus nyo, diba? Parang, ah, pag mas mataas yung number, mas higher chances na talaga mapoprotektahan yung skin ko. Hindi ako magkakaroon ng skin damage. So, ito yung bibilhin ko. Kahit mahal, bibilhin nyo, gumagastos kayo, diba? You think there are only two types of radiation, which is yung nakikita nyo sa mga product. Pero, tatlong klase yung radiation na meron tayo, and lahat yun talaga nakaka-apekto sa skin. Yun nga lang, iba-iba yung effect niya, iba-iba yung taba niya sa skin natin. And yun yung i-discuss ko sa inyo later on. But for now, alamin muna natin yung mga iba't ibang klase ng SPF and kung ilang percent yung binibigay niyong protection sa skin. So might as well kumuha kayong ball pen at papel para ilista nyo. For SPF 15, it blocks 93% of UVB rays. Yung SPF 30 naman, it blocks 97%. So, may kita niyo yung difference niya sa SPF 15, diba? That's the normal range and highly recommended na bilhin. I cannot attest to that, pero dun lang din ako magbe-base sa research na ginawa ko. Mapapansin niyo yung SPF 15 and SPF 30, 4% yung difference nila, diba? SPF 50, 98% yung protection na ibibigay niya. While the SPF 100, it's double the protection of the SPF 50. So, parang kung ikaw wala ka idea pag nakita ba SPF 100, fully protected ka, shield ka talaga sa mga radiation, pero hindi. Later on, malalaman niyo kung bakit. Discuss ko muna sa inyo yung dalawang klase ng UV rays. We have the UVA and UVB. So, that's letter A, B, and yung last, yung pinaka-dangerous na UV rays. Wala naman talaga siyang standard meaning, hindi naman talaga siya parang abbreviation lang. Parang sa alphabet, diba, meron letter A, B, C, D, ganun. So yung UVA, eto yung tinatawag nilang long wave. It penetrate the deep layer of our skin. Just imagine na lang yung ilaw na naaabot ng kotse compared sa flashlight. Makikita niyo diba yung reflect ng ilaw ng kotse pag sobrang dilim nung dinadaanan yung directions talagang diretso. So imagine na may tao dun sa dulo na yon. Tapos iniilawan siya. Yung ilaw ng kotse, siya yung araw. Can definitely penetrate. Tagus-tagusan talaga siya sa skin natin. Tumatama siya sa dermis, that's the medical term guys, which is yung pinaka-deep layer ng skin nyo. So na-absorb siya ng skin ko, nagpe-penetrate siya sa pinaka-loob ng skin ko, which definitely cause skin cancer, skin aging. Pag masyado kang exposed sa araw and wala kang protection sa skin mo, tapos everyday ka nag-work, diba? Isipin nyo na lang yung trabaho ng mga vendor, ng mga construction worker, kung wala silang protection, hindi sila naka-long sleeve, talagang sobrang kawawa yung skin nila. Develop skin cancer. Part of it, syempre, mag-dry down ng skin nila, magiging rough, which causes skin aging. Plus, if they don't have eye protection, di ba? Kaya pag sobrang init, kailangan nakasalamin ka para hindi magkaroon ng damage yung eyes mo. That's one type of radiation. Now, another type of radiation, which is yung UVB. So, kung kanina yung UVA ang naapektahan niya yung deeper layer ng skin natin, yun yung pinapenetrate niya that can cause skin cancer, skin aging, and eye aging, which is dermis, again, inner part ng skin natin, or yung deep layer ng skin natin, that's what we call dermis. Ang pinoprotektahan naman ng UVB is yung epidermis, ayan yung outer layer ng skin natin. So, di ba may iba na parang pag naarawan ka, like ako minsan na-encounter ko yung bumabakat yung shape ng relo ko dito. Pag naarawan ako, nangingitim talaga ako agad. Ang dali ko mangitim kasi it's because of
the UVB rays na tinatawag o yung short wave. Kaya outer layer lang yung naapektuhan niya kasi hindi niya masyadong naaabot yung pinaka-deeper layer ng skin. So, just imagine yung flashlight compared sa ilaw ng kotse, di ba? Yung reflect nila, yung kotse, siya yung UVA. Yung flashlight naman, siya yung UVB or yung flashlight, ang naapektuhan niya lang is yung outer layer ng skin or yung epidermis. UVA naman, since malakas yung reflect ng ilaw ng kotse, that's the long wave, and ang naapektuhan niya is yung deep layer ng skin. Nagigets yung ba yung difference nila? So, the UVB, it can cause sunburns. Ayan, yan yung mga ma-encounter nyo pag magpupunta kayo sa beach, magsuswimming, or let's say, magbababad kayo. Yung mga nagtatanning, di ba? Gustong-gusto nila yan. If you think that it's not dangerous, and if you feel na you're fully shielded and protected dahil gumamit kayo ng lotion na may UVB, merong pangatlong class in our radiation, yun yung tinatawag na UVC. Sa tayo sa A, tapos sa tayo sa B. Now, let's proceed sa C. Ito yung pinaka-dangerous kasi ito yung tinatawag nalang man-made. It penetrates the atmosphere. So, imagine na lang, ikaw yung tao nagtatrabaho sa isang makinarya or sa mga company na chemical. It can easily penetrate the environment and mas madaming tao ang maaapektuhan nun, hindi lang ikaw. Yung mga nag-welder, yung radiation na na-absorb nila. Kaya may mga organization, parang project na protect the earth. It has something to do with the ozone layer, yung atmosphere. Kasi if you think na yung UV rays na kukuha nyo eh galing lang sa araw, meron din kayo nakukuha na galing din sa atmosphere na hindi lang natin siguro nararamdaman, but it really affects us. Ang thinking ng tao, pag gumamit sila ng ganitong product, just because meron silang lotion na nilagay that has SPF 100, SPF 50, akala nila fully protected sila. So, maghapon, nakababad sila sa araw, sa beach, nagpapatan. Hindi nila naiisip na mas ina-expose lang nila yung skin nila sa skin cancer. It's advisable to use something that has lower SPF. Yung mga SPF numbers niyan, guys, it is just a margin or parang metrics lang yan. That doesn't mean na fully protected. You have to check the ingredients din. Diyan ako mahina kasi hindi naman tayo expert, diba? Parang pag nakita lang natin na yung front cover ng bote, eh may ganito ganyan. Basta yun yung hinahanap natin at yun yung tingin natin na okay, talagang bibili na natin siya without even checking the ingredients itself. There are a few ingredients na dapat yung tingnan pag pipili kayo ng sunscreen. Hindi ko din sure kung may alternative names sila, pero nung nag-research ko, wala naman. So far, eto yung safe ingredients na pwede nyo tignan sa isang sunscreen na pag nakita nyo, ah, sige, bibilhin ko to kasi meron siyang ganon. I cannot assure you ha, hindi ako expert, pero majority dun sa research na ginawa ko, sila at sila yung lumalabas na ingredients. Make sure that it has 3% avobenzone. Hindi ko alam kung tama yung pronunciation ko, pero yon 3% avobenzone. It's an oil soluble na ginagamit talaga sa mga sunscreen product that absorb the full spectrum of the UV rays. Again, that's 3% avobenzone. Now, the next product naman, it has something to do with the protection or the barrier of your skin. Ito yung 15% na zinc oxide. The safest ingredients na titignan nyo is yung 3% avobenzone and 15% na zinc oxide. Let's see, walang 3%, walang 15%. For as long as nandun yung ingredients, kasi kung ako yun, ganun din naman yung gagawin ko. Ah, may nakita akong avobenzone, may nakita akong zinc oxide, which commonly na makikita nyo talaga sa mga sunscreens, parang sila yung main ingredients kasi mayroon namang oxybenzone and yung vitamin A. Pero alam nyo, naloka ako dun kasi may mga nakikita akong products na mayroong vitamin A. Kasi pag nakita niyo daw yung mga products niyo sa sunscreen, it has higher chances of you developing skin cancer. Again, I cannot assure kung totoo yun or hindi. And you have to remember, guys, na if the sky is too cloudy, it can actually stop or prevent 70 to 90% of the UVB. Alam niyo na yung UVB, diba? O, at least may idea na kayo. That's the short wave. Kung feeling mo, makikita mo na, oh, masyadong cloudy, then go. Labas tayo, gala tayo. Ganun ba yun? Anyways,
So, lahat ng diniscuss ko sa inyo ngayon is just a nice to know thing. Hindi naman talaga siya. Well, it's up to you kung papaniwala mo o hindi. But, I decided to share it with you. Kaya, nag-research ako para naman lahat tayo may idea kung ano nga ba. Kasi nung nag-research ako, may mga natutunan din talaga ako sa totoo lang, guys. Lalo na sa pagpili kung anong klaseng sunscreen ba yung bibilhin mo. Mas maganda na may idea tayo kaysa wala, diba? Lalo na ngayon, summer. Tamang-tama talaga tong video na ginawa ko for you. But, more than that, you have to take care of your skin. That's just part of your skin protection, ika nga. Don't let the product, or let's say sunscreen, do all the heavy lifting, diba? Mag-sombrelo ka, magpayong ka, ano pa ba, magsalamin ka. Ayan yung kiniinisan ko sa daddy ko kasi hindi siya mahilig magpayong. And, sabi ko sa kanya, yung age mo na yan, sa sobrang init, risk ka for stroke. Pwede kang mag-suffer. Uso yung stroke ngayon, guys. So, sabi ko sa kanya, huwag kang dumepende lang sa sombrelo mo. Kasi may mga products na natatanggap, sinashare ko din yun sa kanila sa parents ko. Even kay Brian, centralized naman yung office nila. I thank God maghapon siyang nasa work. Kampante ako. But for the kids, talagang I wanna make sure nilang fully protected sila. Aside from the lotion, sunscreen, talagang pinagpapayong ko yan sila. Nagagalit ako pag hindi sila nakapayong, pag sobrang init. Anyway, sana may natutunan kayo sa video na to. Medyo mahaba siya, pero sana na-appreciate nyo. Thank you so much for watching, guys. Don't forget to like this video, comment, and please do subscribe to my channel if you haven't. I'll see you again in the next vlog. Bye!